Madalas na pag-uusapan ang Sierra Madre kapag katapos ng mga bagyo at matitinding pagbaha. Maraming mga campaign ads ang lumalabas sa social media ukol sa pagprotekta rito. Pero ano ba talaga ang kahalagahan ng Sierra Madre sa ating mga Pilipino at lalong-lalo na sa mga mamamayan ng Luzon? Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ito ay may sukat na 540 kilometro at nag-uumpisa mula sa Cagayan sa norte at Quezon sa timog. Tinagurian itong backbone of Luzon sapagkat ang hugis nito ay kung inyong pagmamasdan ay tila spinal cord na siya namang sumusuporta sa maraming mamamayan sa Luzon. Itik sa likas na yaman ang Sierra Madre. Mula sa makakapal na kagubatan, iba't ibang uri ng mga halaman, malayang mga hayop at nagagandahang mga tanawin. Ang Sierra Madre rin ang nagsisilbing proteksyon at panangga ng mga taga-northern at central Luzon sa malalakas na hangin na dala ng mga bagyo na mula sa dagat Pasipiko. Paano nakakatulong ang Sierra Madre upang mapahina ang lakas ng hangin ng mga bagyo? Ang Sierra Madre bilang isang mountain range o bulubundukin ay siyang nagiging pader o harang sa mga bagyong nagmumula sa dagat Pasipiko. Habang bumabagtas ang bagyo sa Sierra Madre, ay tila binabasag nito o binabawasan ang dalang malalakas na hangin ng bagyo, kung kaya't kadalasan ay mas mahina na ito kapag tumama sa kapatagan. Paano nakakatulong ang Sierra Madre para maibsan ang pagbaha? Batid na sa ating kaalaman na malaki ang naitutulong ng mga puno upang maibsan ang mga pagbaha. Ang ugat ng mga puno na malalim na nakakapit sa lupa ang siyang sumisipsip sa tubig upang pagkunan ng sustansya nito. Samantalang ang labis na tubig na di kayang i-absorb ng mga puno ay sisipsipin ng lupa hanggang maimbak ito sa ilalim bilang groundwater. Ang groundwater naman ay ang siyang unti-unting nagsusupply ng tubig sa mga batis, ilog at maging sa mga deep well na pinagkukunan ng tubig. Ngunit sa paglipas ng panahon at unti-unting pagkasira ng likas na yaman ng Sierra Madre, ay tila naiibsan na rin ang proteksyong dala nito. Isang magandang halimbawa ay ang Upper Marikina River Basin na parte rin ng Sierra Madre. Dahil sa pagkaubos ng mga puno sa ilang bahagi ng Upper Marikina River Basin, ay humihina na ang kakayanan ng lupa nitong sumipsip ng maraming tubig. Kaya't labis-labis ang pagdaloy ng tubig at nagdudulot ito ng pag-apaw ng Marikina at Pasig River at siya namang nagpapabaha sa mababang lugar sa Metro Manila. Sa paglipas ng panahon, sa pag-unlad ng ekonomiya at sa paglobo ng populasyon, kaakibat nito ang mataas na demand sa likas na yaman. Ang mga muebles sa bahay, ang mga semento at graba na gamit sa pagtatayo ng gusali, ang mga papel sa opisina at paaralan, at marami pang iba ay mga produktong mula sa kalikasan. May mga batas mang nakasaad upang pangalagaan ng Sierra Madre, at kahit marami nang naideklara bilang protected area dito, ay tila walang ngipin ang mga batas na ito, sapagkat patuloy pa rin ang illegal mining, illegal logging, at dumadami pang land conversion para sa mga pabahay. Kung inyong iisipin, walang ibang pwedeng masisi kundi tayo rin mga nakikinabang dito. Tayo ay kumukonsumo na tila walang katapusan ng likas na yaman na makukuha sa kalikasan. Ngunit hindi pa huli ang lahat para sa Sierra Madre. Maaari pa itong isalba kung papaigtingin lamang at lalagyan ng ngipin ang pagpapasatupad ng mga batas. Kung bibigyan ng wastong kaalaman sa tamang paggamit ng likas na yaman, kung magkakaroon ng maayos na urban at rural planning, at ang simpleng pagtatanim ng mga puno, ating maibabalik ang dating sigla ng mga kagubatan ng Sierra Madre.